E mag-uumpisa na ang bakbaka ng El Ganador Knights and Zephyr Pegaxy dito sa Land of Dawn para sa ating unang game dito sa ating ikatlong serie. Yep, third series. Kita mo naman kung gaano ka ikot, kung gaano inaalagaan dito ng El Ganador Knights yung mid lane nila. Ayaw nila ipa-clear ka agad para makakuha ka agad ng level 3 si Sky. And syempre si Deb din naman inaabangan lang niya na hindi ka pwedeng umoverextend or pwede rin pang-catch dito sa mid dead zone. Yes, and speaking of catch on the dead zone, muntik na mahuli si Reggie. Already low on HP and right now, ako tamang agawan na naman on that lethal wonder. With the utilities being used, hindi na ako na-surprise nang nakakuha nun is yung El Ganador Knights. Oo. Dahil na rin kasi sa retry battle eh, si King Frenzy. Pero ang sabi rin kasi natin dito, si King Kong, siya yung isa sa mga high success rate ng mga retribution. So, pagandang warm-up na rin niya para kay side ng El Ganador Knights kay King Frenzy. Yes, kasi usually ngayon, pag jungling ka, ikaw yung unang magle-level 4 kapag ikaw yung nakasecure nung Lito Wanderer natin. And that's, mas mabilis ngayon makakaikot si King Frenzy into this gold laner na si Sindel. And quickly lang, tanong ko lang din, ikaw ba, usually, kapag nag-face off ang Beatrice at ang 1-1, sino ba yung lamang dapat sa early game? So, paunahan yan eh. Kasi kapag namarkahan ka kaagad ng 1-1, iiwas ka na. Hindi ka na magpapaproc lalo pag nakakuha na siya ng level 4. Pero sa side mo ng Beatrix, pwede siyang mag-sniper. Pwede rin siyang mag-runner. Pero mukhang... So it's all about timing siguro at kung ilan yung tao na dito. Yes, speaking of tao, ilan nga ba? Tatlo! Or actually, apat ang ahabol kay Reggie to secure the first blood against Z4 Pegaxy. Talagang hindi nila binibigyan ng momentum ang El Ganador Knights. But right now, they are gonna try and secure the turtle while King Kong is still here. Medyo matapang si Zed secure sa kill off camp. Yung ibandang ibaba papasok pati dito si Milty. Alert na final low, pero King Frenzy once again with the retry battle. Sana naman ang nakasecure and mahuhuli si Milty. Benedetta is down. That's a 2-0 trade of El Ganador Knights against Z4 Pegaxy. Lamang kagad yung yung El Ganador Knights sa positioning. At aware din kasi yung Z4 Pegaxy na hindi nila kailangan lumapit eh. And timing na naka-level 4 ka agad si Deb on his Atlas. So, sakto, ready ang El Ganador Knights sa kahit anong engagement. At hindi rin kasi afford na ibigay ng Z4 Pegaxy yung turtle ka agad kasi sila yung makakuha ng momentum. But with a nice exchange, doon na takedown nila si Nikoshimi. At least, oh, may makakontrol na naman sa gitna. Oh, grabe naman dito yung Bloodhunt Flicker na ginawa ni Parang Reggie. Pero Deb, mukhang nagkamali siya. Napasok ngayon si Island Damage. Susubukan niya mag-block wave. Pero Milky, syempre, with the Benedetta's mobility, walang harang-harang. Falling Star Moon nga lang ibibitaw para subukan pang habuli si Milky. Pero mukhang hindi siya magsasucceed sa gusto niyang gawin dito. Now, back to the point na sinasabi mo, kaya TDZ, ang ganda nung naging setup kanina and even on this teamfight. Setup talaga, ayun ang magiging sagot dito ng El Ganador Knights. Since meron silang respect, with all due respect, sa reward manipulation ng Z4 Pegaxy, yun talaga yung sinagot nila when it comes to traffic. Kailangan sumulubsob ni Deb, magkakaroon ng confident or opportunity dito yung El Ganador Knights na pumasok with the puncture and burst damage with the Thorn Drone para kay King Frenzy. So kailangan lang nila hintayin lang, mag-prolong the game, hintayin nila si Nikoshimi na magkaroon ng farm. Pero yung ginagawa kasi yung aggression ng Z4 Pegaxy, makakakuha naman sila makapick off. Uy, pero Fatal Links under the turret, natulak nga lang pabalik ni King Kong leading into them being secured by Z4 Pegaxy. Hindi ko in-expect na pwede palang mangyari niyo. If you do a Fatal Link sa umiikot na Don't Akai, ikaw pala yung babalik pala yun. Wow, yun talaga yung nagiging counterplay, yung counter-engage ng Z4 Pegaxy. So, medyo lumalamang sila ngayon sa net worth. Nagkaroon ng space si Sindel na makakuha ng energy platings. Kailangan nila ma-hold itong aggression na ito. Pero sa side naman ng El Ganador Knights, syempre gumagawa rin sila ng counterplay. Kailangan natin ilagyan ng pressure yung middle lane. Tanggalin agad natin yung tier 1 sa middle para mas maging open yung map at kontrolin yung momentum yung Z4 Pegaxy. Yes, and speaking of momentum ng Z4 Pegaxy, talagang tinutuloy na nila yung nakuha at nabawi nilang momentum against El Ganador Knights, not giving any opening at all. Wala. Makikita natin lahat ng dadaanan para sumubok sa contest ng turtle, sinaraduhan ng Z4 Pegaxy. And ang nakakatakot dito, TDZ, is si Sindel, is na 2-0-1 plus yung full gold plating na na-secure niya kanina. And ang aga ng BOD. Ang aga ng BOD, 4 minutes, bago pa mag-5 minute mark talaga nakakuha niyo kagad. Yun, plus with the Fury Hammer. The Fury so, ang tutok ng damage niyan with that additional armor penetration sa side ng Sindel. Ibigay mo pa dun yung ultimate, rather yung emblem? With the Weapon Master, pero mastery naman over the heroes ang isasagot ng El Ganador Knights as they fully commit on the mid to secure 2 with 3 of their members. Ayaw talagang pakawalan.
Kagang binibigyan nila lahat! Ay! Nako! Sino nga naman daw kasi makakawala sa mga ganitong bitawan ng Z4 PEGAXY? Talagang may pagbawi. Hindi pwedeng makalamang agad ang El Ganador, sabi ng Z4. Dito naman sa may bandang itaas si Milty. Medyo hirap. Medyo understandable ba na nahihirapan ang Benedetta sa Esmeralda? Well, ano yun? Depende, parang ganyan, no? Kapag tinamaan ka ng Petrify ng ni Milty, magkaroon siya ng opportunity to utilize his dashes. Pati enhanced kasi ngayon yung first skill niya due to the recent patch. So, pwede niya talagang isider kumat, katan ng lane yung Esmeralda, or i-burst niya agad with the 1-2 skill. So, ngayon, medyo mahihirapan talaga yung nasa side ng El Ganador when it comes to the XP lane. Though, pwede naman siyang rumisponde agad sa teamfight. Yun yung ginagawa dito ng El Ganador Knights. Yun yung ano niya, bigay niya, ambag niya sa teamfight. And right now, another turret has been secured by Z4 PEGAXY dito sa may bandang ibaba. El Ganador Knights still trying to find something. Hinahanap pa rin nila kung ano bang kailangan nila para makabawi dito sa members of Z4 PEGAXY para may setup na nangyari sa mid with Real World Manipulation na comeback nila. Counter initiate Iron Hook na binitawan ni Reggie. Turn into a double kill para kay Sindel. Ngayon may pagpasok pa si Milty against King Frenzy. They know the location of the enemy jungler pero sabi nila focus na lang muna tayo sa may bandang tore. King Frenzy still trying to make Milty back away. Hindi tumama yung Phantom Execution. Now, another opening for Z4 PEGAXY's Turtle Take. Another opening and prolonged engagement doon para sa side ng Z4 PEGAXY. Sinubukan ng El Ganador na kalabanin yung Z4 PEGAXY kasi nasa territory din naman nila eh. Kaso ang hirap hulihin. Nakita natin si Milty kanina, ginamit niya yung kanyang ultimate, yung mga dashes para lang makuha yung attention ni King Frenzy at nabigyan ng opportunity yung Z4 PEGAXY na makakuha ng magandang pwesto. Then kinunik nila ngayon sa Turtle. Yes, and after the Turtle, another commitment na naman into a turret takedown sa may bandang ibaba whilst El Ganador is still trying for the first turret. It's a 4v1 moment sa may bandang taas. Milty still alive and kicking. Sinusubukan niya pang i-bait out ang mga miyembro ng El Ganador. Chasing King Frenzy na iniwan ng mga kanyang kakampi. Ngayon siya ang mapupuruhan as Milty secures another kill against El Ganador Knights. Mailap, madulas, sadyang mapangarahas. Tama ba yung sinabi ko? Maparahas dito si Milty. Dinans niya lahat eh. Ginamit niya lahat ng mobility para makakuha ng opportunity or yung time dito yung side ng Z4 PEGAXY na mag-counterplay. Kasi apat yung dinudge niya eh. And nung naipit ngayon yung El Ganador Knights, sabi dito ni King Frenzy, ako na lang yung kunin ninyo. Mm-hmm. Isasacrifice ko na yung sarili ko para makakatakbo kayo ng mas malaki. Kasi sa ganung sitwasyon, is either dalawa or tatlo yung pwedeng makuha ng Z4 PEGAXY sa ganung angle. Yes, and grabe nga no, speaking of makuha, laging nakakakuha tong si Reggie ng members ng El Ganador every time na makakakita siya ng perfect moment to throw an Iron Hook. Kung hindi man mag-connect yung Iron Hook, ginagawa niya Flicker Blood Hunt. Ngayon, ang napapansin ko kasi ngayon, walang ano eh, wala pang proper setup na nangyayari for El Ganador Knights even though they have a good setup. May Esmeralda with the Falling Star Moon, di ba? Nandiyan din yung Fatal Links ni Dev. Though, yes, nakita natin siya nag-Fatal Links into three people, pero naka-cancel ng Hurricane Dance eh. May advantage kasi dito yung Z4 PEGAXY. Kung pupansinin natin, meron silang Beatrix, meron silang Franco. Ano yung in common nilang dalawa? Meron silang pang-capture ng bush. Meron, matatakot ngayon yung El Ganador Knights na pumunta sa mga choke points kasi pwede kang ma-burst shotgun ng ni Sindel o pwede kang ma-hook ka agad o ma-bloodyhan ka agad ni Reggie. So, kailangan nilang mag-play long and then wait for the cooldown sa side ng El Ganador Knights. Pero mukhang hindi na sila bibigyan ng oras para makapaghintay ng Z4 PEGAXY. Dahil tuloy nga sabi mo, choke point. Doon na huli si Dev ng Z4 PEGAXY. Ngayon, after kills, convert na uli sila into objectives. Ito yung place, ito yung ano eh, defending champion playstyle na meron. Ang Z4 PEGAXY, ganito rin halos yung ginawa nila last season or last quarter ng QC Legends Tournament kung saan every time nakukuha sila ng kill, it's an automatic either turret takedown, turtle take, or lord take. Kinokonnect nila sa lahat ng ng galaw nila na merong objective. Is either turret or kukuha sila ng invades. So, talagang strategical yung galawan dito ng Z4 PEGAXY at may kita mo na lahat sila nag-uusap, lahat sila talagang on point yung mga calls nila. So, nakikita natin yung results ng on-point communication is ang taas kaagad, almost 19 Edward King sa side ng Z4 PEGAXY at sila ngayon yung kumukuha ng objectives or parang chinochoke mo yung El Ganador sa loob ng base nila. Di mo sila binibigyan ng farm. No opportunity habang naghihintay naman sa Lord sa bottom lane. And speaking of opportunity, no, grabe si Reggie. Talagang every chance na makikita niya, kukuhanin niya yung mga members sa kalaban. Pero grabe yung cancellation against El Ganador Knights. Pinilit ni
Fighting frenzy ngayon sila ang nadalawahan ng Z4 Pegaxy. Hindi pa tapos ang laban dahil yung Lord nagmamarcha na sa bandang ibaba. Split push ang ginagawa ng Z4 Pegaxy. Mid, top, and bottom lane ang gusto nilang makuha. Nawala nalang ng minion sa may babae. Pero ngayon, papasok sila together with the level 1 Lord. Level 1 pa lang to, pero gusto nilang tapusin. Real world manipulation, the shotgun for the double kill. Sindel is still up and kicking. Deb will fall down as Z4 Pegaxy ends the game. Number 1.